Ilang panukala na ang inihain sa Kongreso na nagsusulong sa pagbabalik ng parusang bitay sa bansa. Balikan natin ang ilang kontrobersiya sa pagpapatupad ng death penalty noon sa report ni Howie Severino. Mula matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig hanggang panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ay ipinatupad na ang death penalty bilang parusa sa mga karumal-dumal na krimen. Iba't iba pa ang paraan ng pagpatay, kabilang ang firing squad at silya elektrika. Ngunit ibinasura ito panahon ni dating Pangulong Cory Aquino nang binago ang konstitusyon noong 1987. Ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Asya na gumawa nito. Ngunit nang umupo si dating Pangulong Fidel Ramos, muli itong ipinatupad sa Bisa ng Republic Act 7659. 46 na uri ng krimen, kabilang ang plunder, ang maaring patawan noon ng bitay. Ngunit sa pamamagitan na lamang ng lethal injection. Nagpatuloy ito hanggang sa panahon ni dating Pangulong Erap Estrada. Matapos si Leo Chegaray noong 1999, 6 pa ang binitay sa panahon ni Erap. Pero kalaunan, nagpatupad siya ng de facto moratorium. Kasunod ng mahigpit na pagtutol ng Simbahang Katolika at bilang paggunita ng Jubilee Year nito. Taong 2001, panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo nang tuluyang ibasura ang death penalty. Noong 1999, kung kailan malaking bulto ng pagbitay ay sinagawa, tumaas pa na mahigit 15% ang mga insidente ng krimen kumpara sa nakaraang taon. Issue rin ang mga posibleng pagkakamali sa desisyon ng korte. Sa kaso ni Echegaray, sinabi ni dating Chief Justice Artemio Panganiban na posibleng nagkaroon ng judicial error. Ibinaba daw dapat sa panghabang buhay na pagkakakulong ang parusa sa kanya dahil hindi naman anak o stepdaughter ni Echegaray ang kanyang ginahasa. Anak ito ng kanyang live-in partner at hindi sila kasal. Si Roberto Lara naman na nakatakdang bitay noong taong 2004 dahil sa kidnapping. Tulungan, tulungan, hindi makatay ang bata. Tulungan na hindi makatay ang bata. Wala sa law. Naligtas nang magkaroon ng bagong ebidensya na hindi siya ang mastermind. Sa dikit na botohan ng Korte Suprema na 7-6, muling nabuksan ang kaso niya at ng kapwa akusadong si Roderick Licayan. Patuloy pa itong gumugulong sa ngayon. Sa desisyon naman ng Korte Suprema sa kasong rape ni Efren Mateo noong 2004, nakasaad na may judicial error rate ng 71.77% noon sa mga death penalty cases. Reclusion perpetua ang ipinataw kay Mateo. Ngayon muli na namang binubuhay ang usapin ng parusang kamatayan. Papaano matitiyak na walang pagkakamali? Howie Severino, GMA News.